Beautiful life and beautiful day sa lahat ng aming tagapakinig at manonood. Ito ang inyong tagapagbantay at kapanalig, Kadet Rizal Erica Taipan. At ngayon, kayo ay nakatutok sa Paunlakan. Yan, good morning po sa lahat. Kasama po natin ngayon si Police Colonel Serafin Fortuno Petale II, ang Acting Chief ng Air Unit ng Philippine National Police. At ang isa po siya sa lakan ng Kapanalig Class of 1997. Ayan. Good morning, sir, and welcome po sa All Right Radio and the Philippine National Police Academy, sir. So, sir, ayan, magandang umaga po. Sir, can you tell us about the background of this initiative na yung mga historical aircrafts natin ay i-display dito sa hallowed ground ng Philippine National Police Academy? Yeah. A person who doesn't care about history is like a man without memory. Ang naunang PNP class ay class 1988. Yes. Yan siya na Sir Salido. Marami siya na Sir. Nag-retire na yung iba. So ang sumunod na class po niyan ay yung class 2003. Yan ang siya na Colonel Bangwa, yes, Colonel Bitog, Colonel Chu, Colonel Edolmo. Na sila yung nagtuloy, nagpatuloy ng nasimulan. So ako bilang bagong acting chief ng air unit ay isa ko siya nag-iisa na napadpad noon, noong 1997, sa air unit line. Then yung Equiril na ngayon ay H125 na, ay naproduce po niyan, ay marami na underclass. Yan, siya na siya niyo Bangwa, siya na siya niyo Bitog. Yes. Then yung R44 Raven na yan, ay historical din yan. Kasi yan ang naging trainer helicopter ng mga, itong piloto na ngayon. So ngayon, ito po ay BER na, beyond economic repair, hindi na pwedeng i-repair. So maraming, companies na gustong kumuha niyan, eskwelahan na gustong kunin niyan para mapunta sa kanila. Sa akin naman, sa pagpapahalaga kung saan ka nagsimula, mas maganda ng suklian mo kung ano naging tayo. Kayo, pagdating ng araw, gagraduate kayo. Mahalin niyo yung uring pinagbuhatan niyo. Kung saan kayo nanggaling, PNP. So ang unang naisip ko, kaysa mapunta doon sa school ko, nung college ako, ay dito na sa PNP. Kasi ito, kaya tayo naging ganito dahil sa alma mater natin. Yes, sir. Iyan ay didi-display natin dyan. Yes, sir. Iyan maging halimbawa, maging para bang yung ma-encourage yung mga kadete na mayroon palang air unit. Kasi dati hindi ko rin alam na may air unit. Ang alam ko lang may PAPSI group. Ano, gusto ko lang dati magkaroon ng schooling ng SAS dati. Yes. Yung parang may Hooded Swins na yan. Kasi ang ganda ng uniforme. Pero nung nalaman ko na may air unit, ang PNP, ay doon talaga ako nagpalipat. Yes. Kahit hindi pwede. Basta tandaan nyo, kahit hindi pwede, pwede. Sabi nga nila, kung may gusto, sir, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yes. Ganon din itong helicopter na ito, aeroplano. At tagal lang pinagplanuhan niyan. Kaya lang, puro plano. So ngayon, nagkataon, nagkatagpo, yung gobyerno, yung ating hierarchy ng PNP, yes, ay pumayag na pwede naman pala. So pinagtulong-tulungan through the initiative ng mga underclass na rin, yung maintenance natin, yung logistic, yung admin, operation, tsaka yung mga concerned, yes, underclass natin, mga PNP graduates. So, lalo na, ang air unit, 56 kami. Yes. So, sa ngayon, 52 ang from PNPA. So, apat yung sa lateral entrance natin. Pero, solid kami. Ngayon, nandun nga tayo. Tapos, wala ka rin pagpapahalaga. Di ba? Sa pinanggalingan natin. Yes, sir. So, kaya, nakita ko, na para ma-encourage pala, ma-encourage natin yung mga underclass. Pagdating ng araw, yung footsteps na dinaanan namin, daanan nyo din. Masusundan. Pero, tandaan natin, ang kailangan natin numero uno ay yung sinatawag na aptitude. Yes. Diba? Ibang attitude sa aptitude, diba? Yes. Yung pinagkaiba nun. Diba? Spelling pa lang, iba na eh. So, mas mahirap yung aptitude kaysa sa attitude. Diba? So, yun ang mahalaga sa isang piloto. Kasi, pagtamad ka, hindi pwede. Pagpawala-wala ka, hindi rin pwede. Yes. O, tapos, siya na rin yun na RHIP. Di ba? Rank has its own, diba? Sabihin privilege. Mo, yan, galing mo talaga. So, dapat, yun, kasama yun sa aptitude yun. Yes. Ngayon, pag ikaw ay magaling, huwag kang magmagaling. Yes. Kasi baka may mas magaling. How does it feel now being the acting chief of the air unit of the PNP? At yun, sir, nasabi nyo mag-isa nyo, tapos kayo pa yung naging acting chief ng air unit. Ano, di ba, mayroon tayong 11 principles of leadership, di ba? Yes. Pero ang madaling salita na, ayun, walk your talk. Pag sinabi mo, gawin mo. Yes. Huwag kang dada ng dada, wala kang gawa. Yes, sir. So, ganoon naman sa labas po talaga eh. Maraming kritiko, pero tanggapin mo yan kasi yun ang magiging magbubuhat ng bangko mo. Yes. Kasi at least nalalaman mo kung ano yung pagkakamali mo, anong pagkukulang mo. Yes. So, from then,
matututo kang ano. Tandaan mo, pag nagkamali ka, matututo kang tumama. Yes, sir. Tandaan yun. Huwag kang i-accept mo yung failure. Because yes. of failure, you will rise again. Yes. Di ba? Pag nag-down ka, di ba pag nung bata tayo, pag nadapa, mayroong aakay sa'yo yung magulang mo o yung mga gabay na bubuhatin ka uli para ganoon ang career. Yes, sir. We should learn from our experiences. Yeah. And from our mistakes. Di ba? Yes, sir. Oo. Personally speaking, sir, nung nakita ko yung mga aeroplano na naka-display dyan, sir, sabi ko, wow, ano kaya to? Magagamit kaya namin to sa bisok namin pag nagkaroon kami ng bisok? Or ano kaya to? Gagawin kaya to para masakyan ng mga kadete? Sabi ko, sir, so, sir, what do you think about this kind of impression na nakukuha nyo sa mga kadete, sir, upon seeing those displays sa ating hallowed grounds? Ano? Because of that symbolism tayo eh. Kasi doon ka matutuwa mangarap pag nakakita ka ng ganyan. Yes, tandaan natin, halos lahat ng piloto na nasa air unit ay kagaya namin na pag nakakita ng helicopter aeroplano, hinahabol. Yes. So lahat ng magagaling, lahat na naghahabol, tandaan mo pagpahuli-huli. Sabi ng huli naman at magaling nakakahabol pa rin. Yes, sir. Kaya pag ikaw nahuli, humabol ka rin. So sa madaling salita, ano, babalik pa rin tayo sa ano, humility pa rin. Sa samahan, lahat ng bagay. Parang, di ba, anong kuha ng humble? Humbleness, di ba, yung susunod ng humility. Diba? Yes. So, pag ganun ka, dapat, tandaan natin, lagi tayo nakaapak sa lupa. Sir, what are the most important skills that the cadets should have or develop? Let's say, sir, if they want to pursue in the air unit, sir, of the PNPs. Ano? Perseverance lang. Then yung sinasabi na, follow and until you follow no more. Last, sir, what pieces of advice can you give to the cadets who are planning to join the air unit, sir, of the PNPs? Ano? Sabi ko nga, no, pag may gusto, may paraan. May paraan. Pag may ayaw, may dahilan. Then, sabi mo, late bloomer, isa na ako doon. So, mayroong mga, ano yan, mayroong deviation. Pero pag nakafocus ka doon, nasa subconscious mo, doon ang gusto mo. Talagang kahit saan ka nagpunta, dadalahin ka pa rin. Sabi nga, di ba, huli man at magaling, makakahabol pa rin. Eh. Yes, sir. Strive to be happy lang. So, dapat, nakafocus ka lang. Kahit anong sabihin. Pero, maging humble ka lang talaga. Kasi, yes. Kasi para being humble, dami na lahat yun. You can never put a good man down. Yun, isa yun. Sir, sa mga experience nyo, parang naniniwala na ako na kung para sa'yo yun. Talaga yung bagay na yun, yeah. Sir. Yeah. Pero alam mo, kahit hindi para sa'yo, minsan para sa'yo pa din. Kasi kahit inaagaw sa'yo, babalik sa'yo yun. Yes. Newton's law. In every action, there's opposite reaction. Pero dapat, yung kupon mo pa rin. Yung balik pa rin, perseverance pa rin. Tandaan nyo yan na, huwag yung pakikisama. Yes, sir. Kasi pag marunong kang makisama, damay na lahat dyan. Basta humble ka lang. Hayaan mo ano, kutsain ka. Ganun yun eh. Basta, for the love of alma mater, for the love of our country and people. Yun. Ayan nga po, at nasabi nga po ni sir na kung gusto, may paraan, at kung ayaw, may dahilan. And we should never give up on our dreams, and we should do our part as cadets of the Philippine National Police Academy. And sir, baka may mga gusto ko yung batiin na relatives nyo. Ganyan sir. Pwede po. Binabati ko yung ano, mga classmates ko dyan. Oh, may, mga 97. Oh, sana, ano, ingat tayo palagi. Ipagdasal mo kami sa inyo, kami sa air unit. Ano, sana tuloy-tuloy ang paglipad. Para, ano, sabi nga ng nanay ko, no, to reach the goal of success. Di ba? Basta, strive to be happy. By air, we serve and protect. Then, sabi naman sa natutunan ako ng nasa intelligence group ako nun. Por la patria. Sa Latin. Yun. Sa Tagalog, para sa bayan. So, lahat. Sa lahat ng nanonood o nakikinig, kung gusto naman po natin na mapunta ng air unit, para mas madali, magkadete po tayo. Then, mayroon din bilateral entry pagdating ng araw. Pwede. Sir, ano pong masasabi niyo or message sa ating Chief PNP? Alam niyo po, ano, si Sir Judas Urin po ay isa sa naging tatay ng PNP Air Unit. Kasi po nung siya po ay DPRM pala, napamahala sa kanyang air unit. Kasi siya po yung nag-recall ng lahat ng pilots in aircraft mechanics na makabalik sa air unit. Yes. Then nung siya po ang naging Director for Controllership, tinulungan niya po ang air unit na makapag-produce ng piloto. So, pinondohan niya yon. Then, nung siya na po ang Chief PNP, pasalamat po ako sa kanya kasi dinala niya ako sa air unit as Deputy Chief. Then, nung si Sir, yung dati kong naming Chief, si Sir Andarino, ginawang DRD ng Region 8, ako na po ang inilagay niya.
na kailangan gampanan ko yung gusto niya na gawin for the good of Air Unit. So kaya nga kami nagkuhan kami na ano nag ginawa namin yung sa by through his ano classmate ang adviser namin consultant si Sir Marquez na magawa dapat yung admin and operational manual para merong Bible yung Air Unit sa susunod na panahon. So kinakaraft namin yun na napasa naman po namin. So ngayon sakto po pag-retire niya, di naman namin akalain na mayroong honors. Nag-coincide po yun na nandito na yung Cessna 421, Ecuril, at saka yung R44. And ora mismo din nag-usap kami ni Sir Noble na i-unveil na para kay Sir. Para bang, yun ang alaala nating lahat, kami sa Air Unit, na maaalala natin na mayroong Police General Rodolfo S. Azurin Jr. na nagmahal sa PNP Air Unit. Kasama na po dito si Secretary Popong Felix. Siya rin po ang isa na naging sa una pa lang bago si Sir Azurin, nauna na yan. Hanggang ngayon, ginagabayan po kami. So, again, yan po, nagpapasalamat po kami kay Secretary Roman Alona Popong Felix. Sir, salamat sa paggabay sa amin sa PNP Air Unit na wala kayong sawa na mapaganda ang Air Unit ngayon, bukas at sa susunod na panahon. Mabuhay ang Air Unit! So yan, you have heard from our very own acting chief of the Air Unit of the Philippine National Police, Police Colonel Serafin Fortuna Patelio II. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras. And sa lahat po ng manonood, i-like po ninyo at i-share ang aming official Facebook page, ang PNP Multimedia Club.